formal nang inilunsad ng Department of Migrant Workers ang financial planning program para sa mga OFW sa bansang Malaysia. Si Erich Park magbabalita. Inilunsad na ng Department of Migrant Workers sa tulong ng Embahada ng Pilipinas at Migrant Workers Office dito sa Malaysia ang Reintegration and Financial Planning Program for Women Migrant Workers in Malaysia nitong linggo, Setyembre 24. Ang launching na ito ay pinangunahan ng ilang kawani mula sa Department of Migrant Workers kabilang sina Assistant Secretary for Reintegration Venecio Legazpi, OWA Administrator Arnel Ignacio, MWO Labor Attaché Teresa Pimentel, Atika Executive Director Ms. Aileen Constantino Peñas, Project Manager Ms. Maydizon Anonuevo, Director for Practitioners Affairs Division and Continuing Professional Development Bar Council Ms. Velashini Vijayan, at Attorney Sumita Shantini Kishna, Director of Our Journey. Bukod pa dito, kabilang din sa dumalo ang ilang matataas na opisyal mula sa Embahada ng Indonesia sa Malaysia. Sa kabila ng mataas na sahod at mahabang taon ng pagtatrabaho sa ibang bansa, kadalasan ay hindi nakakamit ng marami sa mga OFW ang kanilang migration goal at yan ang makaipon ng pera. Kaya naman inilunsad ng DMW ang Reintegration and Financial Planning Program para mapataas pa ang kaalaman ng bawat migranteng manggagawa na kasalukuyang nasa Malaysia na gumawa ng tamang desisyon, goal setting at financial management upang masiguro na magiging matagumpay ang kanilang migration journey. Sa kanyang paunang talumpati, ibinahagi ni Labor Attaché at Head of MWO Malaysia, Ms. Teresa Lourdes Pimentel, ang kahalagahan ng reintegration para sa mga OFW at ipinahayag ang kanyang buong suporta para sa programa. As a labor attaché, we do not only take care of you here in Malaysia, but we have to look forward. We have to look forward with you on how you go back successfully in our country. Habang nagpaalala naman ukol sa tamang paggastos si OWA Administrator Arnel Ignacio. You have to fill up your brain with so much information. So, the emotions will kick in last. The more information you have, the more solutions that you will provide yourself whenever you come face to face with a financial problem. Information, information, information. The more you pack your brain with more information, the more solutions that you can bring out when you come face to face with a challenging problem when it comes to your financial needs. Lagi dito, tulong ito ng paraan. Tinalakay naman ni DMW Assistant Secretary for Reintegration Venecio Legazpi ang bago at pinalawak na Full Cycle National Reintegration Program na mandato ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Nandun talaga yung drive na mapaayos yung kanilang pamumuhay, pero parang yung support, parang yung kalaman na hindi malawak. Kaya itong mga ginagawa namin, we are training the trainer para i-cascade po ito sa kanila. Importante kasi na magbago yung mindset ng ating mga OFW. Kaya nga, sabi ko kanina, we are trying to produce a new breed of OFWs na bago pa man umalis ng bansa, alam na niya kung anong dapat niyang gawin. And yung pinaka-objective niya, kasi nakikita natin, maraming OFW, migrants in general, ano, ang years abroad, no, 10 years, 20 years, malaki naman yung mga sweldo nila, pero wala silang savings, wala silang investment. And worst, lalo na yung ating mga kababaihan, no, they work here as domestic workers. Pag-uwi nila, matanda na sila, wala pa rin silang savings. And worst, pag-uwi nila, wala rin pamilya silang babalikan. Hiwalay na sa asawa, strange na yung relationship sa mga anak nila. Kaya naisipan talaga namin, yung NGO namin, to conduct the training program. And yung training looks at bakit walang savings, ano yung root cause, no? And kung titignan mo yon, ang root cause talaga is family issues na nagde-drain ng resources. Tinalakay din ang tungkol sa Balik Kabayanihan Reintegration Program sa pamamagitan ng coordinated action ng national at local government at iba pang reintegration duty bearers at stakeholders. Ang pilot training ay isinagawa sa unang quarter ng taong ito kung saan aabot na sa 300 Filipino at Indonesian migrant workers na kasalukuyang nasa Malaysia ang nabigyan ng libreng training. Samantala,
nagpaabot naman ng pasasalamat ang ilang mga trainee sa serbisyong natanggap nila matapos dumalo sa nasabing training. Actually, thankful ako sa nagikayat sa akin kasi doon ko na-realize na kailangan ko palang mag-ipon para sa sarili ko at i-balance yung pagbibigay ng pinansya sa pamilya ko. So, na-encourage din po akong mag-ipon at nag-set ng goal para sa mga anak ko. Before, yung pera ko, sahod ko, basta sahod ko, okay, go. Ngayon, nag-start na ako simula that first Sunday na training, nag-start ako ng envelope saving or ilagay doon yung mga pera na may label yung para makita ko kung saan napupunta yung pera ko. Kasi for 8 years here, parang okay lang, alam ko may bahay ako, may lupa, pero iba pa rin yung natutunan ko dito sa training. Ang Atika ay pumasok sa isang Memorandum of Cooperation o MOC kasama ang DMW noong 7 ng Hunyo ngayong taon. Sa cloud ng MOC ang pagsasagawa ng training programs para sa OFW sa Singapore, Malaysia at mga pilot region sa Pilipinas. Bukod sa DMW, Atika at Bar Council, kabilang din sa katuwang ng nasabing programa ang ilang samahan sa bansa gaya ng AMPO Sentro, Pertimig at ang Our Journey. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat. Ito si Erich Park, S79 News, Malaysia.